dog goes to the best radio match program, Radio Green Dog. Pisaan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila po ang isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa palusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC 882AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radio Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radio Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radio Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga kumipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming maraming salamat po. Maganda-magandang gabi, mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Yes, alive na alive pa rin hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi. Buhay na buhay. Kasama syempre ang ating eternal friend, internal medicine doctor, Dr. Jay Duenas. Hi, Doc. Maganda-magandang gabi. Doki. Hello. Good evening, ayun. Maru. Ayun. Hello. Can you hear me, Maru? Yan. Yan. Okay. Thank you very much, Maru, for sa pag-invita sa akin ulit ngayong gabi na ito, Lord. Ngayong gabi, no? So maraming salamat sa imbitasyon at ganun rin, binabati ko ang lahat ng ating mga tagapakinig. Sa kayo po ay nasa mabuting kalagayan habang nanonood po nitong aming radio program. Yes, oo. Ang tabayanan nyo po, sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon with Doc Jay ay tungkol po sa cancer. 10 paraan para mabawasan po ang inyong panganib na magkaroon po ng cancer o yung tsansa na magkaroon ng cancer. At syempre, pwede kayo magtanong kahit po kayo'y may cancer o wala. Pwede kayo magtanong tungkol po sa sakit na cancer. At pwede kayo mag-post po dito sa ating Facebook page, DWIZ882, o kaya text na lang po kayo o tawag kayo dito sa DWIZ 0284701750 hanggang 54. At napapanood din po tayo live sa Aliw 23, Channel 23 po yan sa TV, sa Free TV, or pwede rin po sa inyong digital TV devices and TV receivers. Iscan nyo lang po, nandun po kami sa Channel 27 sa TV Plus, sa Afford the Box Channel 32 naman kami, tapos sa Sky Cable po, Channel 72 po tayo. So, lahat. Hindi namin kayo papakawalan. Kami po ay mapapakinggan at mapapanood nyo. Siyempre, sa radyo rin po, DWIZ 882 kHz AM. Pero batiin muna natin para makakain na siya. Kasi hindi raw siya makakain eh. Hanggat hindi natin na nababati ng happy, happy birthday si Mr. Ricky Mendoza. Happy birthday! Alam mo kung ilang taon na siya, partner? 74. Ano? Ilan taon na? 74. Wow. 74 years old. 74, at dati raw siya nagtrabaho bilang steward ng Philippine Airlines. Flight attendant siya ng Philippine Airlines.
medyo malungkot daw siya kasi dalawa lang sila dun sa bahay nung kanyang kapatid. So, yung kapatid lang niya kasama niya nagse-celebrate. Sabi ko, ba't hindi ka na nag-asawa? Sabi niya, meron daw isa, hindi daw natuloy. So, sabi ko sa susunod, Mr. Ricky, ha, ikwento mo nga sa amin yung love story nyo. Ano ba ang nangyari? At naudlot ang iyong pagpapakasal. Pero mamaya patutugtugan ka namin ng happy birthday bago magtapos yung palatuntunan natin. Happy birthday. Ayan. Happy birthday, Ricky Mendoza, 74 years old. O, sige na nga, friend. Happy birthday! Maligayang bati sa iyong dalawan. Ayan na, hindi ko na dapat malungkot. 74 is a good age. Di ba, Doc? 74. Yeah. No? Napakaswerte na, no, na mga ganyang edad is bawat taon ay malaking blessing na dapat pinagpapasalaman. Of course. Oo. At saka alam mo, ang ganda pa ng boses niya, Doc. Parang talagang malakas na malakas pa itong si Ricky. Hindi mo isipin na 74 years old siya. Kaya sa susunod, Ricky, tawag ka uli ha, tapos ikwento mo sa amin ang kwento ng iyong naudlot na pagpapakasal. Anyway. Magandang pag-ano yan, magandang kwentuhan yan. Oo nga. Sakasakali, no? Oo, at ang sikreto niya kung bakit healthy pa rin siya hanggang ngayon. Pag-usapan natin yan. Pero ngayong gabi, pag-usapan natin ay tungkol sa cancer. Hindi biro ang magkaroon ng sakit na ito, di ba, Doc? Yeah. Yes. Yeah, talagang ayaw natin na maririnig na yung sinasabi natin na the big C, no? Or yung cancer, no? Pero nakikita natin ngayon na dumarami yung mga cases natin ng cancer, no? At talagang na malaking epekto, nagiging epekto hindi lang dun sa nagkaka-cancer kundi pati sa mga mahal niya sa buhay, no? Kasi alam naman natin na kung ganong kabigat na ma-diagnose, no? Actually, pagka nagsasabi tayo na mayroong mga ganyang cancer, talagang hindi mo alam kung paano sasabihin, paano i-divulge sa pasyente na sila ay may cancer, no? Pero ang maganda niyan, mayroong mga cancer na pwede nating maiwasan para yan nga yung magandang topic natin ngayong gabi nito. Ano yung ating mga pwedeng gawin para mabawasan yung ating risk na magkaroon ng cancer, no? Tsaka pala, para siguro naman alam na natin ng lahat na ang cancer ay yung uncontrolled na pagdami ng mga cells ng ating katawan. Kung saan man lugar yan, uncontrolled, no? Dapat regulated yung pagdami ng mga cells, pag-divide ng cells ng ating katawan. Pero pag sinabing cancer, there is an uncontrollable division or pag-divide ng mga cells, no? At yung cancer, pwedeng lumipat kahit saan, no? Through the bloodstream or through sa mga kulani or through the lymphatic system, pwedeng kumalat yung cancer, no? At yun, kagaya na sinabi ko kanina, napaka mabigat, no? Na ayaw natin, iniiwasan natin na yung marinig yung diagnosis na cancer. O kasi ang akala nila death sentence. Pero marami rin nagsusurvive sa cancer, Doc, di ba? Yes. Yes. Maraming nagsusurvive sa cancer. Nakikita natin yan. Maraming mga nagte-testimony na nakasurvive sila ng cancer, no? Marami sinabihan na binigyan ng tanning, no? Pero nalagpasan nila yun, no? Ang importante, napakahalaga, ay yung early detection, Maru, yung bang malamang kagad na meron, nagsisimula pa lang yung cancer, nalalaman kagad, nadidetect na para mas madaling maagapan, no? At mas madaling gamutin. At mas malaki ang chances para mag-recover from the cancer. Meron ng mga cancer ngayon na talagang napapagaling, no? Kagaya ng leukemia, no? Breast cancer. Meron na rin tayo ng mga cases ng breast cancer na nare-resolve. So when you speak of early detection, ano ang mga pamamaraan para makita mo agad kung sakali may tumutubo ng cancer sa isang tao? Yeah. Okay, no? So, napakahalaga na maging aware tayo sa ating katawan, no? Sa ating mga, pagka meron tayong mga nararamdaman, kailangan na patitignan na natin, huwag natin papasawal ang bahala, no? Kuminsan kasi pagka meron tayong nararamdaman, hinihintay pa natin na maging grabe yung ating ang ating nararamdaman, ating mga sintomas bago tayo magpapatingin, no? So take the case, no, halimbawa yung itong breast cancer, no, sa mga babae, Maru, ang number one na cause ng cancer is still breast cancer, no?
Eh, pero itong breast cancer, kung madidetect ng maaga, eh meron chance na magagamot, no? Sa anumang paraan, pwedeng by surgery, pwedeng by chemotherapy, pwedeng by radiation, no? So nagagamot siya, no? At madidetect natin, no? Unang-una, very important, ini-encourage natin sa mga babae to do breast self-examination, no? Kailangan, pagka tayo ay alam natin yung ating katawan, kailangan from time to time ikinakapa natin para nadidetect natin kung meron tayong nakakapang bukol, no? Mm-mm. So pagkatapos maligo, no, habang tayo ay nakaharap sa salamin, i-examine natin yung breast, no, na sa mga kababaihan, examine yung kanilang breast, kapain mula sa labas papasok, no? As much as possible, dapat ma-cover yung four quadrants, no? Itataas, no? Mm-mm. Tapos pati sa kilikili, sa mga kulani, kailangan kakapain para mas makapa. Kung meron kayo na kapang bukol, ipa-examine na kagad, no? Mm-mm. Tapos pagka meron tayong napapansin na pagbabago sa itsura ng ating breast, no? Saka sa breast dapat, di ba, Doc, ito ang pangkapa. Ito lang. Ito, yes, yung mga daliring, yes, to. Yan. Oo. Para talagang maka... Tsaka very light lang ang touch para... Light lang, no? Tsaka pabilog. Circular motion, ha? Para ma-examine maigi. May mga pagkakataon, meron ka makikita mga changes sa structure ng breast na malalaman mo na possibility na merong bukol, no, or merong cancer sa breast, no. Kagaya yung nipple retraction, no, yung nipple ay nakalubog, no. O ano pa, pagka merong discharge, no, pagka tinindot mo yung ano, ay meron lumalabas na dugo or anumang discharge, dapat patitignan yan. Ano pa, pagka merong nakikita tayo na yung itsura ng ating areola, yung nakapaligid sa breast, ay parang balat ng isang orange na parang may butlig-butlig. That's a sign, no, na dapat magpapatingin kagad, pa-examine kagad yung breast, no? Mm-mm. Tapos maganda rin na from time to time, no, lalo na pagka dumating na tayo sa mga edad na 45, 50, no, onwards, eh, nagpapa-examine tayo, nagpapa-breast ultrasound tayo or di kaya ay mammography para nadidetect ng maaga. Ang sakit, no? Oo. Dati ginagawa natin yung iniipit pero ngayon meron na mga mammography na hindi na kailangan ipitin. Ay, ganun ba? No? Halatang hindi pa ako nagpapa-mammography. Hindi ko alam, eh. Hindi na masyado natin ginagamit yung dalawang plates na iniipit, no? So ngayon meron na tayo yung tinatawag na simple mammography na parang x-ray na lang, no? Na nagagawa yung mammography. So hindi mo na pala dapat ikatakot. Oo. Mm-hmm. Tama. Yeah. Mm-mm. Yan. Oh, kaya kung may mga ano kayo, health card kayo, gamitin nyo po yan. Kasama, yes, yan dun sa mga binayaran po ninyo sa inyong health card o ng inyong kumpanya. Yung mga check-up na ganyan. Kasi kung hindi tayo magpapa-check-up, hindi natin malalaman na meron na pala tayong karamdaman. So, yan. Mahalaga yan every year. Gawin natin. Sabi mo, Doc, anong edad? 50 and above? 50 and above, dapat nagpapaano na. No? Pero it can be earlier than that, lalo-lalo na kung ikaw ay may family history ng cancer, any form of cancer, basta meron kang family history, pwede rin mas maaga nagpapa-screening na. No? Mm-hmm. Oo. So, yan. Oo. So, paano kung kunyari, ayun na nga, sabi mo, Doc, merong lumalabas na discharge, ibig sabihin ba, malala na yung cancer? Kapag may mga discharge ng ganyan? Pagka may discharge na kasi, ibig sabihin, medyo malaki na yung, ano, yung, kasi nai-invade na yung mga tissues, no? Di ba sa cancer kasi, meron tayong tinatawag na grading ng cancer o yung staging ng cancer, no? Mm-mm. Pagka ang stage 1, nandun lang sa area, no? Tapos pagka stage 2, medyo lumaki na, medyo nasa ano na, sa mga adjacent or mga katabing structures na. Pagka ng involvement ng kulani, no? No? Tapos stage 4, ayan na, meron ng nag-aano or kumalo na sa ibang bahagi. Oo. Anyway, ano nga raw, may nagtatanong dito, ano nga channel daw natin kapag GMA Afford the Box tayo?
Patingnan lang. Ayan. O, kasi may mga nagtatanong po. Ayun, Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, GMA Afford the Box Channel 32. Kasi may mga gustong manood na lamang daw, Doc. Tapos, tsaka lang sila magme-message atin ng kanilang mga katanungan. Kasi very interested sila dun sa mga binabanggit mong mga possibilities tungkol sa breast. Yeah. Kasi, sabi nitong isang nanonood at nakikinig sa atin, siya raw natuklasan lang niya na may breast cancer siya dahil nung minsan daw nakahiga siya, bigla lang parang naisipan niyang kapain yung paligid nung kanyang breast. Yeah. Tapos, doon may nakita siya gahol. Nung una daw ay gamunggo lang. Pero ang bilis daw lumaki. Hindi niya alam. Sabi niya, dahil baki na pa ako yun, kaya lumaki. Yeah. Biglang naging gaholen daw yung kanyang bukol. So kapag ang hindi naman bukol po, daw hindi ba? Hindi naman na... Oo. Pag ang bukol ba, Doc, gumagalaw, yes, hindi ahead. Cancerous? Ano ba dapat? Meron kasing mga bukol na pagka kinakapa natin, na more of pagka kinapa natin. Kasi una pala, Maru, pagka meron tayong bukol, kasi dalawang klaseng bukol, di ba? Meron tayong tinatawag na benign at meron tayong tinatawag malignant. Yung benign, yun yung hindi masyadong delikado, no? Yung naman malignant, yun yung sinasabi nating cancer, no? Anong mga features na usually pagka meron tayong nakakapang bukol na... na mas prone or mas tendency natin mag-iisip na cancer siya. So una, pagka yun ay matigas na bukol, no? So usually ang comparison nila eh pagka dito, pagka ganitong katigas, yung kasing tigas ng noo, yes, ganyan. Oo, ganyan, no? As compared tong kumalambot lang, hindi tayo masyado nag-iisip na cancer, no? So, ang cancer tapos pagka fix, pagka movable, no? Pagka movable, pwedeng hindi tayo masyado nag-iisip na cancer. Pero pagka naka-fix, yan usually nag-iisip tayo maaring cancer, no? So, merong mga ways on how to detect, no? Or mas iisipin natin na yan ay ano. Pagka mabilis lumalaki, yan usually pwedeng maaring cancer rin yan, no? Oo, kasi sabi niya, mula gamunggo, ngayon gahole na. Yes. So ano nga? Saka yung pagkinapan natin. Oo. Pagka masakit, more of hindi tayo masyado nag-iisip na cancer, kasi pagka masakit, pwedeng more of inflammation lang siya, namamagalang. No? Pero pagka kinapan natin at painless, more of ang iniisip natin pwedeng bukol. Oh. Yung dinidescribe ko eh pagka meron tayong nakakapang bukol sa katawan natin. Mm-hmm. Ha? So ang mas nag-iisip tayo pagka fix, pagka mabilis lumaki. Oo. Pagka anong tawag dito eh yung pagka fix hindi gumagalaw, no? Oo. Pagka masakit ay pagka hindi masakit. Oo. More of nag-iisip tayo na bukol. Mas delikado pala pag hindi masakit. Mas delikado pa nga. Kasi pagka masakit, more of ang iniisip natin, inflammation lang or pamamaga. Oo. Okay. Totoo ba na kapag kunyari tinamaan ang iyong breast, yan ang nagiging dahilan daw ng cancer? Like, syempre may mga nag-aalaga ng bata, tapos malikot ang bata, mauuntog doon sa suso ng kanilang ina o kaya ng kanilang tagapag-alaga. Totoo ba na ito ay pwede maging dahilan ng cancer? Yung mga ganyan na... Pagka paulit-ulit. Pagka paulit-ulit na trauma o yung pagka napapaka. Pero pagka mga occasional lang naman, paminsan-minsan, eh hindi naman. Hindi naman siya risk para magkaroon ng cancer. More of ang inaano natin kung may family history. So pagka meron kayong family history na sinong, lalo na kung magulang or kapatid, ay merong family history of any kind of cancer, kailangan nagpapascreen po kayo. No, pagka para po na-detect na. Sabi ko nga kanina, early detection ay napaka-importante po. Oo. At kahit lalaki, di ba, pwede magkaroon ng breast cancer, Doc? Pwedeng magkaroon ng cancer ang lalaki. Mm-mm. Breast cancer breast, ang lalaki. Sa kanilang dibdib. Yes. So wala yung pinipili na gender, hindi lang pang babae itong uri ng cancer na ito. Oo, babae o lalaki pwede. Ito, babae o lalaki pwede. Oo, yeah. Isang controversial. Yung paggamit daw ba ng cellphone, lalo na iba nilalagay nila sa bra nila eh. Yung kanilang cellphone. Nagiging dahilan din daw ba yan ng cancer?
Hindi theoretically pwede kasi may waves yan, di ba? Meron yan radioactive waves eh, yung cellphone eh. Mm-hmm. So di ba sabi nga nila, di ba may iba natutulog sila na nakahiga na yung cellphone katabi ng nila. Nila. Sabi nila yung radio frequency pwede nagko-cause rin ng brain cancer eh. So yung mga ganun na ano, pwede rin. So anything na constant exposure, matatagal na mga exposure yan, pwede yang maging risk for cancer. O kaya nga sinasabi rin, di ba, na mag-earphones ka raw kapag sasagot ka sa telepono mo o makikipag-usap ng mahaba. Kasi para medyo malayo sa iyo yung radio frequency. Yes. Tama ba yun, Doc? Mm-hmm. Yeah, tama yun, Maru. So kailangan medyo malayo, wag yung masyadong malayo. Tapos lalo na parati mong ginagawa yun, no? Gabi-gabi, ganyan ka matulog, no? Mm-hmm. Katabi yung cellphone mo. So hindi siya maganda, hindi siya it gives stress, no? Nagbibigay na stress ating ano, na sa anything that has constant exposure, masama. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Kapag yun nga, hindi mo alam na meron ka palang cancer. Kasi kahit may lahi ka na, ginagawa mo pa rin yung mga pwedeng mag-promote o magsulong sa paglaki ng isang cancer cell. Ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, lahat daw ba ng tao posibleng may cancer cell pero natutulog lang? Hindi. Meron talagang merong particular group of people, no, depende sa kanilang genes that gives them they are higher risk to develop cancer. So hindi general. No? So hindi naman lahat. Hindi general naman general. Oh. Kasi meron mga iba, 'di ba? They grow old, tumatanda sila, hindi naman sila nagkakaroon ng cancer. Mm-hmm. Kahit na nga ano pang kinakain nila, do. Kahit anong ginagawa nila sa buhay nila. Oh, iba na ninigarilyo, pero hindi pa rin nagkaka-cancer. So, merong it has something to do with the genes. So, malas mo kapag ikaw ay mayroong ganung lahi. Yes, paano correct, yan? Correct. Pipiliin mo ba dapat yung mapapangasawa mo? Tatanungin mo, anong history ng sakitang pamilya mo? Yes. Oh. Actually, may iba ganun nga ginagawa, di ba? Talaga? Yung bago magpapakasal, inaalam mo na nila kung merong mga lahi na ganyan. No? Mm-mm. Kasi napakahirap rin, no? Lalo-lalo na kung ang magmamana ng mga sakit na yun ay yung mga anak natin. Oo diba? Nga. Yeah. So, before you fall in love, ask first these questions. Anong sakit ng pamilya mo? At tignan mo parang kung okay lang ano, ba. Part of the screening process. Okay lang ba natanggapin mo siya sa buhay mo? Kasi baka mamaya maging malaking problema doon sa inyong magiging anak na yan, magkakaroon ng mga karamdaman. Pero sabi nga nila, pag nag-fall in love ka raw, Doc, wala na yung mga ganyan. Hindi mo na iniisip, parang you just dive in. Di ba? Dive na lang ng dive. Bahala na ang Diyos kung magkaroon tayo ng karamdaman. Pero hindi rin naman lahat, Doc, na kung kunyari may lahi kayo ng cancer ng breast, nagkakaroon doon sa mga susunod na saling lahi ng ganong uri. Hindi naman. Hindi naman. Pero nandun lang yung risk. No? Pero syempre, ang pag-develop ng cancer kasi is multifactorial. Eh. Hindi lang naman genes. Eh. Meron yung smoking, alcohol intake, yung mga pollution, no? it has multifactorial, hindi siya genes lang. Oo. Yung lifestyle ng isang tao, no? Yes. So tatanungin natin kung ano yung mga lifestyle na yan na pwedeng mag-promote ng cancer, paano natin babawasan yung mga sobra sa ating buhay. Yan po yung sa pagbabalik ng Radyo Klinika sa DWIZ. Pero batiin ko muna aking mama, nanonood ngayon. Hi, Ma! Rosie Alabastro Pahati. Hi, Mama! Get well soon! Hello po, Mama! Oo. And of course, si Bono rin, salamat sa paglipat sa istasyon natin dito sa DWIZ ng ating TV. Hello, Bono! And my other pamangkins dyan sa May Manila, aking sister na si Marilyn Pahati, ang aking brother na si Eric Sagisag, and of course si Sachi rin. Maganda nga gabi sa inyo. Si Tori Pahati, nandyan din sila. Oh, si Maria, salamat. Maria Bakuna, sa palaging pag-alalay mo kay Mama. Thank you so much. Doc, mag-break lang tayo ha, kasi yes, ang oras natin, 7:25 na in the evening.
Radyo Klinika sa DWIZ. 7:29 po in the evening. Kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Kasama rin natin ngayong gabi si na Edeline Soriano, si Carmelita Pagulong, si Ramon Arevalo, Ray Borile Sr., si Tiasmin Apple. Magandang gabi sa inyo. Si RG Chell din nanonood. Sabi ko nga kay RG, RG, lagi ka nakatutok dito sa DWIZ. Yes, buti, mga suki na natin pa sila, no? Mga suki na natin sila, no? Oo, okay. Nga eh. Pero alam mo, sabi nga nila, naka-earphones daw sila, Doc. Habang sila may ginagawa, habang nagtatrabaho, para naririnig nila yung ating mga tinatalakay. So kahit hindi nila tignan yung mukha natin. Ang mahalaga eh, yung ating mga sinasabi dito sa palatuntunan, di ba? Lalo na kung si Doc J. Duanyas ang kasama natin. Ang dami-dami po natin talagang matututunan at ito po ay libreng paglilingkod po ni Doc J. Hindi po siya nagpapabayad dito po sa ating palatuntunan. Ang gusto lang po niya, mabigyan po kayo ng karagdagang kaalaman. E pareho tayo, yes. Doc. No pay, pero okay lang. Yeah, oo. All the time, no? Ang importante, kaya lagi natin sinasabi nga na kailangan, pagka nagdi-discuss tayo, pinapasimple natin. Saka pinipili natin, di ba, Maru, yung mga topics. Gusto natin yung mga topics na relevant na mapapakinabangan nila. Oo. Yeah. At alam mo, meron isang bago tayong nakitang pag-aaral, no, Doc? Na kapag ang aspirin daw ay ginamit, maaaring mapalawig pa ang buhay ng mga babae na nasa late stages na ng ovarian cancer. Batay ito sa isang pag-aaral sa Australia. Yeah. At tiningnan nila, yung regular na paggamit ng low dose ng non-steroidal anti-inflammatory drugs, katulad ng aspirin, kung paano nito naapektuhan ng survival makaraang makita na may ovarian cancer ang isang babae. Ang ovarian cancer daw kadalasan, Doc, kapag nakita na, late stage na eh, di ba? Walang mga simptomas pa ito, Doc. Yeah, mahirap kasi yan. Kasi nga yung ovarian cancer, yung ovary, inapakaliit na organ lang ng babae. No? So, syempre, pagka ganun, habang lumalaki, walang simptomas. Pero by the time na ma-detect mo, malaki na po yung bukol. Makikita mo nalang na yung iba na pagkakamalang buntis, no, pero actually bukol pala. Kasi nga yung ovary maliit lang siya, pag lumaki siya, by the time na ma-detect mo, malaki na siya. Ganyan rin nangyayari pagka pancreatic cancer, Maru. Yung pancreatic cancer, ganoon rin kasi maliit lang siya na organ, no? Maliit lang siya. Hindi mo alam lumalaki na siya dahil sa bukol. Hindi mo alam na lumalaki na, no? Pagka by the time na magkaroon ka ng sintomas, is advanced stage na. No? Okay, ang na-i-extend naman daw sa buhay ng mga nakikitang may ovarian cancer na binibigyan ng low-dose aspirin ay mga from 1 week lang hanggang 1 month. Pero at least, di ba, parang binigyan ka pa ng tsansa para makapagpaalam, para maayos mo yung dapat ayusin, kung may mga dapat ka ipamana sa iyong mga anak. Malaking oras na rin yon, di ba, Doc? Parang your buying time, malaking panahon na rin yon. Kung totoo nga po na itong low-dose aspirin ay makakatulong sa mga may ovarian cancer. Sa initial studies daw, Doc, okay. Pero hindi pa sila nakakapag-randomized trial sa tao. So yan ang gagawin nila sa susunod. Yan. So QIMR, Burgo for Medical Research Center, ang lead researcher dito sa pag-aaral na ito. Yan. So at least maganda. Malaking bagay 'yon kung magkaroon na extension, 'di ba? Yan naman ang hinahanap ng ating mga may cancer, yung mapahaba pa, ma-extend ang kanilang buhay para yung mga kailangan nilang gawin, no? Magagawa nila bago yung evento na sila yayao. Oo. Katulad nga ng nasabi mo, Doc, minsan yung kapag nasa early stages, hindi nakikita agad kasi akala mo parang karaniwang baka may UTI ka lang, di ba? Kung ihi ka ng ihi o kaya yung amount ng urine mo ay kumukonti. O kaya nagkakaroon ka ng abdominal or pelvic pain. Akala mo, napagod ka lang, kaya masakit yung iyong pelvis area. O kaya yung parang ang feeling mo raw ay busog ka. Makaraang kumain ng maliit lang na amount ng pagkain. Yeah. Diba? Minsan nga hindi... Pwedeng maramdaman yun. Dahil kasi nga, pagka lumalaki yung ovary,
natutulak yung stomach. No? Yung bituka, tsaka yung tiyan, no? So in such a way na parang feeling mo, pag konti lang kinain mo, pero feeling mo parang puno na kagad ang tiyan mo. Nako. Okay. Eh, pero, Doc, itong si Ricky Mendoza, nagpapasalamat siya. Sabi niya, naiiyak po ako sa pagbati niyo po sa akin. Maraming salamat. Ricky, tawag ka uli. Bigay mo sa amin yung number mo para sa susunod pag-usapan natin yung love life mo. Tama ko dyan, ha? Pag nagkwentuhan, ha? Of course, Doc. Oo. Pero ito ang tanong niya kasi nga dati siya naging flight attendant, eh. So, tinatanong niya, sila daw ba ng mga flight attendants may risk na magkaroon ng cancer? Kasi lagi silang nasa itaas ng himpapawid, nare-reach na nila. Nare-reach ba nila yung ozone layer natin o hindi naman? Hindi pa naman, ano? Maaari. Hindi pa. So, paano? Hindi raw ba sila may risk ng cancer naman. Because they are always up in the air? Nasa taas? Oo. Not so much. I don't think so. No? Kasi ano naman yan, eh. More of yung pag nasa taas, yung air pressure, no? Mm-hmm. Pero wala naman akong nababasa or na nalalaman na risk factor to develop cancer yung pagka mataas ang pressure, no? Mm-mm. So hindi naman. Oo, so it's more of their lifestyle, no? Kung meron silang lifestyle na naninigarilyo or nagaumiinom, no? Yan ang pwedeng maging risk factor to develop cancer. Oo. Ayun, si Halon Haylon din, maupay na gabi, sabi niya. Teka, saan ka ba, Halon Haylon? Pero yun nga, nabanggit mo yung lifestyle, Doc. Ano ba yung mga dahilan, yung mga pamumuhay mo na pwedeng mag-contribute to cancer? And also the food. Ano ba yung mga pwede at saka bawal? Okay, so unang-una, number one na dapat kung gusto natin mabawasan ang ating risk to develop cancer is kung ikaw ay naninigarilyo, itigil mo ang paninigarilyo. No? Or any form of tobacco, itigil mo na, stop mo na. No? Kasi ang sigarilyo, ang cigarette smoking ay risk factor sa maraming klaseng cancer. No? So unang-una na dyan, yun lang cancer. No? Alam naman natin na mga tao na nagde-develop ng lung cancer, no? Ang sa history nila, very common yung paninigarilyo. Saan pa? Oropharyngeal cancer, no? Sa bibig, pati sa lalamunan, madalas na risk factor rin ay ang paninigarilyo. Urinary bladder cancer, no? Yung cancer sa pantog, risk factor rin ay ang paninigarilyo. Mm-hmm. No? So, marami pong klase ng cancer na pagka tinanong mo kung ang pasyente ay ninigarilyo, very common na heavy smoker yung pasyente na yon. So, kaya para po maiwasan natin, itigil po ang paninigarilyo. Wala pong mabuting idudulot sa atin ang paninigarilyo. No? How about at vaping? Po, vaping, ang sinasabi nila is it's also bad. No? Kasi ano rin siya, may chemicals rin yun. Eh. Di ba? So, wag na rin. No? It won't help also. No? Tapos, importante also to take note na hindi lang yung ikaw ang naninigarilyo, pero yung environment mo, dapat make sure that it is smoke free. Yes, no? Yes. Kasi meron tayong tinatawag na second hand smoking, no? Na hindi siya nanigarilyo, pero because yung kapit yung kanyang kasama sa bahay, yung asawa niya or anak niya ay nanigarilyo, sila ang nadadali ng cancer. Meron akong kilalang ganyan na mag-asawa sila, heavy smoker yung lalaki, ang una namatay yung babae, ang kinamatay lang cancer. It is because siya of second hand. Nagkaroon ng lung cancer. Yes. Nakihigop lang siya. Nakikihigop lang siya. So yan, no? Kaya nga, di ba kung minsan ang biruan, kaya yung iba, sinasabi nila, meron silang smoker's lounge para magsama-sama na lang sila doon para ma-expose ka rin. Kasi nga, lalo na pagka kayo ay nasa enclosed space, no? Nasa public transport, maiging ngayon, hindi na tayo. Ang maganda nga dito sa Pilipinas, most of smoke-free na tayo, no? Mm-hmm. Birang-bihira na parang lumilit na ng mundo ng mga nagsisigarilyo dito sa Pilipinas, no? Mm-hmm. Tapos nakikita natin, in-apply na rin dito na yung bawat pakete na sigarilyo, nakikita na nila, pinapakita ng mga graphic pictures, yung complications ng paninigarilyo. Pwede magka-emphysema, pwede magka-cancer, pwede maging mabaog dahil sa paninigarilyo. No, so maganda 'yon. So number one, dapat na baguhin natin lifestyle is yung paninigarilyo. Mm-hmm. Itigil, no? Mm-hmm. Okay, pangalawa, avoid too much sun exposure. Mm-hmm.
no? So kasi all the time mga Pilipino, eh, fair skin tayo, no? We are not very at risk to develop skin cancer kagaya ng mga Caucasians pagka nabibilad sa araw ng matagal. Tayo, ganun pa man, eh, kailangan huwag rin masyadong matagal na naka-expose sa sun, no? Pagka tayo ay alam natin na lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas ng arawan, na nakababad sa arawan, mag-a-apply na ng sunscreen, no? Para may protection, no? Kasi isang cause rin ng cancer ay yung tinatawag natin skin cancer, o isang klase ng skin cancer ay yung melanoma. Isang klase ng cancer ay yung skin cancer na tinatawag na melanoma, no? So para maiwasan 'yon, 'wag masyadong magbibilan ng matagal sa arawan, no? Or kung mabababan man, kailangan mag-apply ng sunscreen, no? Mm-hmm. Sa ating mga Pilipino, dapat hindi bababa sa SPF 15. Yeah. 'Di ba? Meron tayong nakikita doon sa mga labels ng mga sunscreen saka mga makeup or whatever na ina-apply sa skin. Mm-hmm. Yung SPF is sun protective factor. Yeah. Protection factor, no? So at least dapat 15. Pero the higher, the better. Mas maganda sun protection, no? Mm-hmm. Okay, so that's second, no? Pangatlo, watch out natin sa mga kinakain natin. Kasi ang mga kinakain natin, lalo na kung tayo ay mahilig sa mga preserved food at yung mga processed meats, mga preserved, ano, eh yan po ay merong mga chemicals or merong mga preservatives na that can put us at risk to develop cancer. Mm-hmm. No? So iwasan po natin yung mga, as much as possible, iwasan natin yung huwag tayong masyado nagdidilata, huwag tayong masyado yung mga processed meats, yung kagaya ng mga hotdog, yung mga bacon. Luncheon meat na dilata. Luncheon meat na kung minsan hindi na natin niluluto from the packaging, ikinakain na natin. Yeah. Meron po yan mga chemicals, meron po yung mga preservatives, mga ano na can be cancer-causing. No? Alcohol. Yeah. Kailangan iwasan rin natin. Sobrang alcohol kasi ayaw rin natin tamaan yung ating atay. No? Oo. How about yung mga may sugar-free na soda? Yan ba ay pwede rin daw bang makakancer? Yung mga gumagamit ng ano ng mga artificial sweetener? Yes. Marami na naging issue yan. Yung mga stevia, yung mga anong plano pa ba yan? Mga, basta mga sugar substitute. Aspartam, yan. Marami ng mga issue na ganyan pero hindi pa rin nila proven. Ah, okay. Eh, kasi ang dami-daming gumagamit yan, di ba? Maraming diabetes yan ginagamit. Hindi naman lahat or hindi naman marami na nagkakaroon ng cancer because of the use of the artificial sweetener, no? Mm-mm. So, hindi naman po. How about yung hair dye? Yung mga pakulay ng buhok, Doc. Nakaka-cancer din ba yan? Hindi naman. Mm-mm. Hindi naman. Oh. Walang ano yan. No? Hindi pa natin na babasa. Walang napatunayan pa. Oo. Okay. O teka, si Belen Ledesma Rao ay nakikinig sa atin habang siya ay nagluluto ng sisig. Wow! Belen, ha? Sarap. Yan siguro ang dinner nila mamaya. Sarap naman, Belen. Yeah. Sisig. Yan ang kanilang dinner. At saka si Max Alvarez din ng Palawan. Nakakarating tayo dyan sa Puerto Princesa. Magandang gabi sa iyo, Max. At saka si Carmelita Pagulo. Magandang gabi. O eto, si Ramon Abadillo. Good evening, Mama Ru and Doc Duenya. Sa watching from Santa Rosa, Laguna sa pamamagitan ng Aliu 23 IZTV. And si Momtaz, Momtaz Kadafi Angeles Glang. Momtaz, always stay healthy, wow. Everyone, sabi ni Momtaz. Okay. And ito, may tanong si RG Chell. Doc, ano ba ang mas magandang pag self-examination sa breast? After po ba ng menstruation or before the menstruation? After menstruation. After menstruation. Really, ang magandang pag-examine, no? Mm-hmm. Pero yun nga, anytime that we have an opportunity to examine, nag-examine po tayo, no? Mm-hmm. Sa mga lalaki naman, Maru, isa pang very common na pinanggagalingan ng... Kasi sa lalaki, number one, prostate, no? Na cancer. Pangalawa... Second is lung cancer. Pareho sila sa lalaki, babae. Second, most common cancer is lung. Sa lalaki, yung pangatlo is, pati sa babae rin pala, colorectal cancer is also common. No? Mm-hmm. So yun. So yung colorectal naman, yung sa bituka,
paano natin malalaman na magkakaklo na maaring meron tayong cancer sa bituka, no? Pagka napapansin natin na merong pagbabago sa itsura ng ating dumi, pagka tayo ang ating dumi ay nagiging maliliit na parang dumi ng kambing, no? Yung tinatawag natin na goat stool-like stool, no? So, ibig sabihin parang dumi ng kambing na, na putol-putol na maliliit. Yan ay pwedeng sign na maaaring mayroong problema, mayroong nagbabara sa bituka, no? Tsaka pagka, or ang dumi natin ay parang lapis or di kaya ay parang ribbon na, na parang pipi, no? So, ibig sabihin, yung pagdaan ng dumi sa bituka ay na-deform dahil doon sa bukol, no? Depende doon sa ano yung itsura ng bukol, no? Tsaka pagka may pagdudugo sa pagdumi. Mm-hmm. At saka kung minsan mayroon may mga pasyente na akala nila almoranas lang nung pala bukol na pala. No? So, pagka ang ating almoranas ay sobrang laki na nagdudugo tapos hindi natin napapasok, yan ay kailangan pa i-examine kasi pwede rin na nagkakaroon ng baka may tumor na pala sa loob. No? So anong screening para sa colorectal cancer? Meron tayong tinatawag na occult blood test, no, nakikita kasi meron iba na yung pagdudugo ay maliliit lang na amount na hindi nadidetect, walang makikita na dugo na lumalabas sa puwet. Pero kung gagawin yung occult blood, meron tayong makikita na positive pala. So ibig sabihin, may unti-unti na nagdudugo sa loob na galing dun sa bituka. Kapag positive yun, usually nire-recommend po natin for colonoscopy. No? Yung colonoscopy kasi may pinapasok na instrumento, makikita kung anong cause, no? Kung merong bukol, kung merong polyp, no? So yan ang ano natin. No? Sa ano naman sa prostate naman, very common rin sa lalaki. Mm-mm. Merong nagiging problema sa prostate. So remember na yung prostate ay nandun sa liig ng pantog, so pagka lumalaki siya o whatever cause kasama dyan yung prostate cancer, naapektuhan yung pag-ihi, no? Nagiging mahina, no? Nagiging putol-putol ang ihi, no? Humihina ang stream. Ang screening naman for prostate cancer is yung from time to time magpapa-digital rectal examination, no? Kasi yung ating prostate sa mga lalaki, pagka in-explain na examine ang puwet, yung tinatawag natin na DRE, digital rectal examination, nakakapa na rin yung prostate. Mm-hmm. So makikita kung matigas yung feeling ng prostate, yung kailangan pinapa-check up for prostate cancer. Saka yun nga yung prostate specific antigen. So ang tumor, matigas. Pero pwedeng hindi masakit. Most of the pwedeng hindi masakit. Oo, matigas na hindi masakit. Yan ang tumor o yung bukol na maaari kong cancer. Yes. At hindi gumagalaw, lalo na kung nasa breast. Hindi gumagalaw. Oo, hindi siya gumagalaw. Pero lumalaki. Basta bukol na nakakapa. Oo. Yun ang features niya. Most of the time, yun ang features niya. Oo, pero merong bukol kasing hindi nakakapa. Katulad nga nung talagang tumubo dun sa mga maliliit na organs mo, like the ovary, yung... Sa cervix mo ba, Doc, may nakakaparin ba dyan na cancer? Pwedeng usually makaparin. Usually sa cervix, vaginal bleeding ang presentation. Saka meron silang pulse swelling discharge, no? So, ang sa cervical cancer naman, usually at risk ang mga babae na nanganak ng ilang maraming beses. Oy? At yung mga babae na maraming multiple sexual partners. They are at risk to develop cervical cancer. No? Kasi ang precursor ng cervical cancer, most of the time, nagkakaroon sila yung tinatawag natin na human papilloma, yung genital warts. Oo, mga kulugo. No? Yung kulugo sa puwerta. No? Yun ang risk factor para nagkakaroon ng cervical cancer. No? So kung may makita ka rin kulugo doon sa puwerta, pwedeng ito ay cancerous? Rin siya, no, risk factor rin yan, no, kasi yan yung precursor para pinagmumula na cervical cancer na human papilloma virus, no. Kaya nga isa pang recommendation natin to reduce the risk of cancer is magpabakuna, no, kasi merong mga cancer na mapre-prevent with vaccination. Yung isa diyan ayon cervical cancer vaccine, yung HPV vaccine na binibigay sa mga babae as early as 9 years old, pwede na magbigay niyan
until 45 years old. Mm-mm. No? So yan, so binibigay yan para to prevent yung human papilloma virus. Yun hindi naman every year na kailangan magpabakuna ng no, HPV. No. Ang HPV usually, if I remember right, dalawang dose. Zero, okay. Yung first dose, tapos after 6 months. So pag nagkaroon ka na, so kahit na hindi ka nabigyan dati, pwede ngayon humabol pa kahit na anong edad? Pwede pa. Uh-oh. Basta hanggang 45. Hanggang 45. Usually kasi pag abiyan 45, hindi na masyado nire-recommend. Isa pang cancer na pwedeng ma-prevent with bakuna is yung liver cancer. No? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng hepatitis B vaccine. No? Okay. Kasi yung Hepa B, siya yung hepatitis na pwedeng maging chronic hepatitis na pwedeng can lead to cirrhosis and then pwedeng maging liver cancer. So pagka tayo ay nababakuna ng Hepa B, there is lesser risk to develop liver cancer. Ayun. Ayun. So may mga bakuna na pwede kayong itanggapin na bababawasan yung risk to develop cancer. Na magkakaroon ng cancer. Oo. Oh, si Luis. Si Luis Bartido. Luis, responde ba ito, Bartido? Binaliktad niya kasi yung pangalan niya. Buti sinabi niya rito, dapat tatawagin ko siyang si Yul Ednopser o Ditrab. Akala ko yun talaga yung pangalan mo. Luis Bartido. Sabi ni Luis Bartido, nakikinig po ako habang gumagawa ng grado. Dito po ako nakabase sa Thailand. So teacher siya sa Thailand. Gumagawa siyang grades. Kaya pupunta ako ng Thailand dyan. Ay, baka talaga? Makita tayo dyan na Luis, Bartido. O, pupunta rin si Doc. Oo. Kailan March Doc? March 23 to 26. Wow, kami talagang tuloy-tuloy ang mga trips mo, Doc, ha? Sinusulit mo yung mga na-miss mo nung pandemya. Oo, para, yeah, para habang nakakalakad at labang nakakagala, makapasyal. Oo nga, dapat lang, para stress-free. O, sabi po ni Luis Bartido pa, gustong-gusto ko po ang programa nyo. Naku, salamat, Luis. Oo. So, ikampanya mo rin doon sa iba pang mga Pilipino na nandiyan sa Thailand o kaya doon sa ibang pangkamag-anak na nandito sa Pilipinas na hindi pa alam itong programa natin. Sana makinig din sila kasi marami talaga tayong matututunan. Si Tiasmin Apple, magandang gabi sa iyo. Suki rin natin si Tiasmin Apple. Si Jovi Cabalquinto rin na lagi nakikinig sa DWIZ 98.3. Ano yun, Jensen ba yun? 98.3? Magandang gabi sa iyo, Jovi Cabalquinto, at sa iyong mga kapwa tiga Jensen. At si Halon Haylon, maupay na gabi. Hindi si Rabi ni Halon kung tiga saan siya. Si Max Alvarez ng Palawan. At saka si Carmelita Pagulong ng San Juan. Si RG Chell ng China. Ramon Abadillo sa Santa Rosa, Laguna naman siya. Si Mom Taz Gaddafi Angeles sa Glang. And si Ray Borile Sr. Pati si Lori Santos na tiga Manila na nanonood at nakikinig din sa atin. Sabi naman ni RG Chell, ako po nakikinig ako mula umaga at gabi. Naka-headset po ako, hehehe. Para hindi alata. Akala nagmi-music lang si RG. Yes. Habang gumagawa na kanyang mga trabaho. Marami ang ating mga listeners, ha, Maru, ha? So sana i-promote pa po nyo itong ating radio program na Radio Clinica. No? And of course, si Doc may YouTube. Tayo sa TV, no? Oo. Yes, YouTube. Yun, kung ma-miss nyo po yung ibang mga dinidiscuss o gusto nyo malaman yung mga paano mag-check up, yan ang mga ginagawa po ni Doc J sa kanyang YouTube video, tutorial, di ba? Yeah. Para alam nyo na kung ano yung mga pipindutin. So tulungan nyo po ako na if you will indulge on yung aking YouTube channel kasi dumarami na po yung subscribers, so sana marating po natin yung mas marami pang subscribers. So like and comment and subscribe. Ang YouTube channel ko po is Doc J. Duenas. Marami po doon. Lahat po na itong episodes natin ng Radio Clinica. Pinapost ko po doon. Ay, na-upload mo rin doon, Doc. Tapos meron rin tayo yung Katok Mo Si Doc na yung mga topics na about hypertension, diabetes, cancer, sleep apnea, asthma, cancer. Nandyan po lahat yan. Marami po kayo matutunan. Tapos meron rin po doon mga portion na tinutulungan ko naman yung mga estudyante na nasa medicine, nursing at yung mga allied sciences. Tinuturo ko po kung paano mag-examine ng pasyente. Kasi pag isa-search mo sa YouTube, Maru, wala kang makikita na Filipino doctor or konting-konti lang na nag-demonstrate ng
Oo nga. Nako eh, puntahan niyo po yan. Malaking tulong, lalo na kung ang inyong mga estudyante ay sa sciences po nakafocus, no? Mm-hmm. Eh, matutulungan po kayo nitong YouTube channel po ni Doc J. Ako naman, ang YouTube channel ko, Doc, ay Kwentita. Mm-hmm. Yun ang title. Kwentita. Okay. Kwento mo kay Tita, Tita Maru. Kaya mga ano yan, tungkol din sa health, pagkatapos sa pag-travel. Yan naman yung ating content sa Kwentita. Sa YouTube din po yon, K-W-E-N, tapos Tita, T-I-T-A. Hanapin nyo lamang po yan. Anyway, speaking of etong ano, yung cancer, Doc. Naku, meron pa lang mga nag-demanda sa isang malaking brand na ang kanya pong ginagawa ay nagre-relax ng hair. Yung para yung hair mo maging nakabaksak, tsaka maganda. Yes. Oo. Eh kasi ito raw produkto nila, eh meron palang mga dangerous chemicals na maaaring maging cause ng cancer. At yung mga nagdemanda ay iniharap na dito sa Chicago Court yung kanilang demanda. Mga anim na pong demanda po ito na final against hair relaxer companies with possibly thousands more to come. Tapos, ang kanila pong sinabi, itong mga kumpanya na ito ay naging dahilan daw po ng cancer at iba pang health problems. At meron pong mga katunayan, yung pong mga pasyente. Kaya yan, iniharap na po nila yung kaso. Mm. Yung isa, nag-starts with the letter L, yung kanyang hair relaxer product. Starts with the letter L. Oh, nako. Oh. Sikat na hair relax, ano yan, oh. Nako. Yung letter L, parang naiisip ko na kung ano yun. Eh, di ba yung isang pulbo naman na starts with the letter J, siya rin na demanda dahil dun sa kanyang talk, di ba? Na sinasabi nakaka-cancer din daw. So, well, anyway. Kaya bago po tayo gumamit ng mga ano, suriin po nyo maigi. No? Suriin po nyo maigi, tingnan po nyo kung ano yung mga laman. No? Kasi kung minsan yung mga ginagamit natin, imbis na magaganda nga tayo, pero nabibigyan po tayo ng risk na mag-develop ng cancer. Yes. So, may humahabol pa, bumabati sa atin mula sa Legazpi, Albay. Si Dave Napay. Si Dave Napay po ay nakikinig via DWIZ 92.3 Legazpi. Magandang gabi po sa inyo. At sabi naman ni Luis, welcome po Doc and Ma'am Maru, punta kayo dito, ganda po ng Thailand, sabi ni Luis. Sige, paghahanap ka namin dyan, ha? Hanapin ka namin dyan. Puntaan ka namin, sige ka. May break pa ba tayo? Magbe-break pa tayo? Ah, sige, sandali lang Doc, bago tayo magpaalam, 7:56 in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. 7:58 na po in the evening. Idagdag ko lang dito sa demanda nga against dito sa mga hair relaxers na ito. Yung pampastraighten pala ito, pampadiretso ng buhok, Doc. Sabi po dun sa kanilang lawsuit, nagkaroon daw ng uterine cancer yung kanila mga kliyente. Pero talagang estimated that 1.64% of women who never use hair straighteners would go on to develop uterine cancer by the age of 70. Pero kapag madalas daw ginagamit, ang risk ay tumataas ng 4.05%. So kaya sila nagdemanda. Mga Amerikano ang mga nagdemanda na ito. Anyway, nako, magpapaalam na tayo, Doc, kasi 7:59 na in the evening. So Doc, sa kanila matatagpuan at makikita. Yes, ang kliniko po ay dito po sa 133A Bansalangin Street, Project 7. Ang schedule ko po is every Tuesday, Friday, and Saturday, 9 to 12 noon. So just access our FB page, Duenas Clinic, at nandun po yung option to book an appointment. Magpa-appointment po kayo. Every 30 minutes, isang pasyente lang po. Tapos may online or face-to-face. No? Oh. Tapos dalawa po kami ng wife ko dyan. Yung wife ko po naman, si Dr. Christine, ay isang pediatrician. Ayun. Huh? Doc, thank you so much again. Maraming salamat, Doc J. Duenas. Hanggang sa susunod. All the time, Maru. Thank you so much, Doc J. Duenas, internal medicine doctor. Tomorrow po ang kasama natin ay si Dr. Sonia Matic. Pag-usapan naman natin. Usapang ngipin at saka gums at saka ito, TMJ, temporomandibular jaw disorder.
Thank you so much. Salamat Fred Belamala, Jeric Barreto, Kim Gomez, Rashid Locsin, and Jessa Barameda. Susunod na po si Pangga, Ruth Abao with the sexy Ruth Abao. Ako naman po si Maru Pahati Sarne. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.